Sa inyo mga bossing, good day po. And today's vlog natin, papakita ko lang sa inyo kung paano mag ATF flushing or ATF dialysis nitong Mitsubishi Expander. Ayan, dinodialysis natin ito upang matanggal yung mga marurumi at saka matanggal na rin yung laman sa tire converter. Okay, yan yung pagpapalit ng ating ATF flushing. So nang ngayon, nagre-recycle ako. Pakita ko lang sa inyo yung dito tutorial para may idea rin kayo sa dialysis machine nitong ATF or automatic transmission fluid machine. So ang ginagawa nito ay tinatanggal nito yung mga maruming fluid sa transmission natin. So yung transmission kasi natin, syempre every 50 kilometers pinapalitan natin yung transmission fluid para nang sa ganun ay maiwasan natin yung future damages. At the same time, matanggal yung mga residue or mga dumi na nag-build up sa ating transmission. Kaya ginagamitan natin ito ng dialysis machine. Kasi yung tire converter natin sa transmission ay may laman. Mga usually mga 2 litro hanggang 3 litro yung laman ng torque natin na hindi kaya ng ordinary na drain lamang. Okay. So kaya pinapakita ko rin sa inyo to para magkaroon din kayo ng idea. Okay, recycle lang tayo ng 5 minutes dahil nagpa-flushing tayo. Then meron tayo dito na bagong oil, nasa mahigit 10 liters para nang sagon ay matanggal talaga natin lahat ng lumang langis sa transmission. Mamaya pagka magpapalit na tayo ng ATF, kailangan magkaparehas na yan. Kailangan yung old dito ay maging kasing kulay ng bago. Okay, so ayan lang. Magsiship tayo ng mga gears. Ship nyo, sir. Ayan, ship lang natin para lahat makapasok, pati mga solenoid. Kasi kapag ka nabarahan yung mga ship solenoid natin, maaring mag-delay yung ating hatak. Minsan mag-shift shock. Ayan, mayan yung pwedeng mangyari dyan. Tapos minsan wala ng hatak or walang power. So, mabagal. Kaya minimaintain natin yung pag-ATF dialysis natin. Okay? Flushing lang natin. Gumamit ako ng pang-flushing dito. Hindi ko na lang siguro ipapakita. Then, after nun, ma-flushing ng 5 minutes, papalitan natin ito ng bago. Ayan. Okay, may sukat dito, may sukat rin dito. Sa Mitsubishi Expander naman ay walang dipstick. Kung napapansin nyo, walang dipstick yan. Nasa ilalim lang yan aayusin. Okay? So, mga 5 minutes, gora na to. Alright. Pagkatapos nating ma-flushing nito, ay papalitan natin to ng bagong langis kasi meron na siyang bagong filter. Pinapalitan yan kada palit ng ATF transmission at iba't ibang mga sasakyan. Siyempre, pina-flushing muna natin yan bago natin ito isalpak sa ibang sasakyan kasi iba-iba yung klase ng ATF. Bale, tatanong natin kung ano yung klaseng ATF. Lalagay ko na lang yung ATF na ginamit dito sa mga Mitsubishi Expander automatic transmission. Hindi dinadialysis yung mga manual transmission, mga bossing. Okay, sana nagigets nyo. Then kapag ka nag-automatic dialysis tayo, automatic transmission dialysis, kailangan pinapalitan din natin yung strainer sa transmission. Pero kung hindi naman accessible, kahit na i-dialysis na lang natin, kahit 40,000 kilometers, pwede na yun, pinapalitan na rin natin ng strainer yan. So ngayon, magkakarga na ako ng langis. So dapat malinaw yan parehas kasi kung ilang litro yung tatapon dito, ilang litro rin yung ilalagay natin. Then mapapagastos kayo dito, umaabot ng 10 mahigit to. Kasi hanggat hindi lumilinaw yung fluid, wala rin yan. Kailangan luminaw muna yung fluid para masabi talaga natin na flush out na talaga lahat ng dumi sa system. Okay, ngayon paanda rin natin. Start, sir! Paki-start, sir. Opo, sir. Yan. Ngayon, nagpapalit na tayo ng langis. So, magtatapon na tayo dito ng luma. Ito na yung luma niya. Yan. Tingnan niyo naman yung itim. Yan. Ito yung sa old.
Ito yung bago. Ito naman yung bago. Kumpara nyo. Diba? Sobrang dumi na. Okay. Pagpaparisan lang natin yan. Walang dipstick itong mga bossing ha. So, susukatin natin yan sa ilalim. Yan. Hintayin lang natin mag-clear dito. Okay, ito na yung tapon niya. Ito naman, nababukasan din yung nagkakarga. Ayan, habang naglalagay tayo, siniship natin sa loob. Meron tayong driver sa loob dyan upang iship natin sa park hanggang S, kung ano man yung klase, kung may drive 2 o drive 3. Ayan, ilalagay natin lahat sa mga gears para pumasok lahat ng fluid sa transmission. Na bago, syempre. Ayan mga Lodi, bale medyo lumilinaw na siya sa 5 liters kasi usually 4.9 liters lahat ng laman ng transmission natin. Kita nyo naman na parang lumilinaw na rin siya. Ayan. Mamaya pagka namula na yan or luminaw, ayan, gagawin natin dyan. Syempre ititigil na natin. Tingnan natin mga boss. Oh, linaw na oh. Ayan, yan sinasabi nating malinaw na talaga. Okay, papatayin na natin. Medyo malinaw na siya. Ayan, bali yung old tsaka yung new. Halos identical na siya, pareho na. Ibig sabihin, no, natanggal na natin lahat ng ATF dun sa transmission. Lahat ng mga luma. Ngayon, susukatin na natin yung fluid. Alright, so bali, tatanggalin lang natin itong sukatan niya. Kasi wala siyang lipstick. Kakalasin lang natin ito. Tapos, kailangan level yung gulong natin or tinatawag na pantay, hindi siya nakaangat o hindi nakatagilid or nakaslant. So luwagan natin ito. Kailangan tanggalin natin ito. Okay, so sukatin na natin kung okay na ba yung oil niya. So kung wala siyang lumabas, magdadagdag pa tayo. Wala lumabas, kulang pa yan. Okay, lagay lang natin yan dito o kaya dito na lang. Ayan, so patuloyin natin. Magkakarga pa tayo mga log. Ayan, nagkakarga na tayo. So may lumabas na. Ayos na yan, pantay na yan. Okay, patay natin. Sarado. Ayos, malinaw na. Pantay na yan. So kapag naglalagay tayo, ginamitan ko kasi siya ng machine para nang sa ganun mas madali. Pero kung hindi niyo naman alam kung paano ilagay, meron naman tornilyo sa taas kung saan lalagay. Tingin na lang kayo sa owner's manual kung sakali. Kita natin maigi. Okay, ayos. Ito yung sukat niya mga boss. Hindi ko alam kung anong tawag dito. So 5 points or 6 points, ganito siya. Okay, so kapag magpapalit tayo ng filter, mas maganda sinasabay na yan. Okay, lagi natin tatandaan yan, lalo na kapag mahaba na yung tinakbo. So ito yung kanyang fluid level. Then ando naman yung tornilyo na isa is para sa pag-drain ng ating langis. Kung halimbawa na magde-drain lang kayo, yung drain refill lang. Pero syempre kapag nag-drain refill tayo, tinatanggal din natin yung strainer. Okay? So kaya nag-dialysis tayo para matanggal yung laman ng torque converter, matanggal lahat or ma-flush out lahat ng mga lumang ATF sa transmission niya. Okay? So yun lang. Okay, so yun, ito yung dumi na. Ewan ko kung nakikita nyo, sobrang dumi na. Yan lang yung pagpapalit ng ATF natin. So nagamit lang dito niya ay mga nasa 8 liters. May natira pa siya mga 2 to 3 liters. Okay, ganun lang pagpapalit sa mga Mitsubishi Expander MA1, yung kanyang ATF. Okay, yun lang.